Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bakbakan Dunayre versus Gabalyo at ang problema ni Ugas. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kanina nga lamang po ay binalita ng isa sa mga pinakalehitimong boxing website sa buong mundo na boxingscene.com na kanila umanong napagkaalaman na kasado na ang bakbakan sa pagitan ng dalawa nating pambato na si WBC Bantamweight Champion Nonito Dunayre Jr. at ng WBC Interim Bantamweight Champion at Mandatory Challenger ni Nonito na si Raymart the Assassin Gabalyo. Ayon sa boxing scene ay gaganapin ang bakbakan sa December 11 sa Carson, California, USA kung saan ipapalabas ito sa Showtime Boxing Network. Ang venue ng kanilang laban sa Carson, California ay ang shading venue noong buwan ng Mayo kung saan dinurog ni Dunayre ang nooy undefeated WBC Bantamweight Champion na si Nordin Ubali. Si Dunayre na may record na 41 wins with 27 knockouts at 6 na talo ay papasok sa kanilang bakbakan sa December 11 ng may edad na 39 years old. Habang si Gabalyo naman na may undefeated record na 24 wins with 20 knockouts ay sasabak sa kanyang kauna-unahang major world title fight sa napakabatang edad na 25 anyos lamang. Kaya naman manalo man umatalo si Gabalyo sa bakbakan na ito ay panalo pa din talaga siya dahil tiyak na madami siyang matututunan sa isang boxing legend na kagaya ni Dunayre na paniguradong makakatulong ng gusto para sa kanyang mga susunod na laban. Ang kanilang world title fight ay papasok sa parehong petsa ng laban ni Casemiro at Butler na December 11 din. Subalit kung sa Dubai man o United Kingdom gaganapin ang title fight ni Casemiro, ay hindi naman tayo mahihirapan na panoorin ang dalawang bigating laban na ito dahil magkakaiba naman ang oras sa California, Dubai at United Kingdom. Mismo si Dunayre na din kasi ang nagsabi sa kanyang YouTube live na hindi daw magkakasabay sa isang event ang kanyang laban at ang laban ni Casemiro dahil TGB Promotions umano ang hahawak ng laban niya. Habang Probellium Promotions naman daw ang hahawak ng kay Casemiro. Sa kabilang banda naman mga idol ay binalita nga po ng World Boxing News o WBN na nanganganib umano ngayon si WBA Welterweight Super Champion Yordanis Ugas dahil posible daw itong tanggalan ng titulo ng World Boxing Association o WBA. Ito ay sa dahilan na nagkakaroon ng alitan sa pagitan ni Ugas at ng WBA. Matapos baliwalain ng WBA ang special request ni Ugas na ipagpaliban na muna ang utos sa kanya na labanan ang mga contenders ng WBA sa dibisyon. Nang sa ganon ay makuha niya ang kanyang inaasam-asam na unification fight kay undefeated WBC and IBF welterweight champion Errol Spence Jr. Binasura ng WBA ang pakiusap na ito ni Ugas at bagkus binigyan pa ng WBA ng deadline ang kampyon na meron lamang umano itong 30 days upang makipagnegosasyon sa undefeated challenger na si Imantas Estanionis. Kaya naman kung magmamatigas si Ugas at ipagpilitan ang unification fight kay Spence tapos lumipas ang ibinigay na 30-day deadline ng WBA, ay malaki ang posibilidad na magaya siya kay Pacquiao kung saan tinanggalan ang titulo. Subalit ganun pa man ay maswerte pa din nga po si Ugas dahil binigyan siya ng deadline o notice. Hindi kagaya kay Pacquiao na wala man lang warning o pasabi at bigla-bigla na lang tinanggalan ang titulo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng